pa ang kwento hinggil sa anghel na pumaslang sa libo-libong mga sundalo. Maraming panahon ang nakalipas nung isinulat ang mga libro sa Biblia. At hanggang ngayon, ang mga kwento dito ay pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto upang malaman kung ang mga nakasaad ay totoo o hindi. Isa sa pinakanakamamanghang salaysay na matatagpuan dito ay ang anghel na pumaslang sa halos 200,000 armadong mga sundalo mula sa Assyria. Bukod sa Biblia, walang nalalamang iba pang pruweba na ito ay katotohanan hanggang noong taong 1919. Sa bansang Iraq, natagpuan ang tinatawag na Sennacherib's Prism, kung saan nakalathala ang mga pangyayari noong gabing iyon nang sakupin ang Jerusalem. Sa pangalawang libro ng mga hari, Kabanata 19, 35 verso, ang sabi, "Nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng mga taga-Assyria." Batay sa Biblia, isang anghel ang pumaslang sa libo-libong mga sundalo ng Assyria. Noong sakupin ni Sennacherib, hari ng Assyria, anak ni Sargon II, ang mga syudad sa Juda, kasama na ang lugar ng Lachish, kung saan nalipol ang mga mamamayan doon. Ayon sa salaysay, bago makarating ang mga sundalo ng Assyria sa Jerusalem upang sakupin ito, nagbigay si Haring Hezekiah ng kayamanan upang lisanin ang mga dayuhan ng lupain. Subalit hindi pa rin umalis sa lugar ang mga Assyrian. Bagkus, pinagbantaan ng hari na sumuko si Hezekiah upang ang mga ito ay hindi mapatay. Dahil sa bantang ito, humingi ng tulong si Hezekiah sa propetang si Isaiah. Meron bang natanggap na tulong ito? Sa pangalawang libro ng mga hari, Kabanata 19, 20 verso, ang sabi, "Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sennacherib na hari ng Assyria, ikaw ay aking pinakinggan." Ayon sa banal na libro, pinakinggan ng Diyos ang dalangin ni Haring Hezekiah. Dahil ng gabi ding iyon, isang anghel ang bumaba mula sa langit at pumatay ng 185,000 sundalo. Nakamamanghang salaysay mula sa banal na libro na nagdulot ng paghihinala ng iba hanggang sa natagpuan ang Sennacherib's Prism. Ano ang Sennacherib's Prism? Ang sabi sa ancient.eu, ito ay posting bato na may 6 na haligi kung saan nakaukit sa wikang Assyria ang mga nagawa ng haring si Sennacherib. Isa na dito ang hinggil kay Hezekiah, hari ng Jerusalem. Ayon sa History of Information, kasama sa nakaukit ang pagkawasak ng mga 46 na syudad sa Juda, ang paglipol sa sobra sa 200,000 mga mamamayan, at ang pagbigay ni Hezekiah ng kabayarang kayamanan kay Sennacherib. Patunay na ang pahayag sa pangalawang libro ng mga hari ay totoo. Subalit mayroong mga nagtatanong kung bakit hindi nabanggit ang tungkol sa anghel na pumatay sa mga sundalo ng Assyria. Maaaring hindi ito nangyari o may iba pang dahilan. Mayroong mga nagsasabi na hindi sinama sa mga ipinagwagi ni Sennacherib ang kababalaghan noong gabing bumaba ang anghel na pumaslang sa libo-libong sundalo nito. Dahil ito ay isang pagkatalo ng mga Assyrians, hindi maaaring isalo ang mga pagkatalo ng hari sa mga pagwawagi nito. Napagalaman ng mga eksperto na hindi rin inukit ang pagpatay kay Sennacherib ng kanyang mga anak dahil ito rin ay maituturing na pagkatalo ng hari. Isa pang nakapagtataka sa mga nakaukit sa poste ay hindi pinagpatuloy ang kwento hinggil sa Jerusalem. Tila kusang pinutol ang kwento hinggil sa anghel. Ang mga kaganapan noong gabing pinakinggan ng Diyos ng langit ang mga dalangin ni Haring Hezekiah ay nakamamangha para sa mga naniniwala sa Biblia, subalit nakapanghihinala sa mga hindi sumasampalataya. Kaya ang paalala sa lahat na ang mismong teksto ng Biblia ay ang tunay na pruweba ng gabing bumaba ang isang makapangyariang anghel na pumaslang sa 185,000 armadong sundalo ng Assyria.
Hindi man binanggit sa Sennacherib's prism ang mga pagkatalo ng hari ng Assyria, matatanto na ang mga naunang kaganapan ay tugma sa mga nakaukit doon. Nagpapahiwatig na ang kwento ng anghel ay totoo. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?